Yo, what's up mga kabayan? Welcome back dito sa ating YouTube channel. Kamusta po kayo? Isang mapagpalang umaga po sa inyo lahat. At Sabado na naman. Araw na naman ang ating mga gawa ngayon dahil wala tayong pasok. So, mayroon tayong customer sa Palawan at ipiprepare natin yung kanyang order. Pero ang order niya ay gusto niya yung removable tank daw. So, mayroon tayong pinilex na nakaraan na removable tank. So yun nga lang, medyo matatagalan pa tayo dun kung tatapusin natin ngayon yun. So since ito naman ay tested na, fully tested na to, buo na, ready to final touching. At tapos na rin yung lahat ng mga kailangang ilagay dito. Pati ito, i-rivet na lang pag na-final paint natin. Ang naging desisyon ko, ito na lang ibibigay natin sa kanya. Tapos i-convert na lang natin sa removable tank. Padali lang naman to, puputulin lang natin ito dito. Tapos tatanggalin natin yung dalawang welding dito. Ayan. Kagrenderin lang natin yan. Then, lalagyan natin ng panibagong bracket. Ito ilalagay natin. Ayan. Tapos i-screw natin dito sa frame. Di removable tank na siya, di ba? Ganun lang yun. Kasi gusto niya removable tank daw para mabilis maglinis. So, pinilix ko kasi agad yung bagong ano ko eh. Excited kasi tayo eh. Dapat pala pinaubos muna natin to bago natin siya pinilix. Pero ganun pa man, okay na rin dahil ito, i-convert na lang natin at may customer na tayo niyan. Shoutout kay sir. Sa Palawan, meron na tayo sa Luzon, Visayas, Mindanao, Norte, Bicol. So, ang wala na lang natin ay Mindoro at saka Palawan. So, ngayon, magkakaroon tayo ngayon sa Mindoro. Sa Marinduque, wala pa rin pala. Sa Palawan. Palawan ang destination yan at ating ipiprepare na yan. Gawa muna tayo ng pambracket para sa ating gagawing bracket ng tangke. Ayan, baklasin muna natin mga kadit yung stove frame natin para masukat natin ang ayos yung ating bracket. Kunting retouch na lang ito mga kadit. Mamaya pipinturahan natin ang itim tapos mamayang hapon simbolin natin din ating ipapak yan mamaya. Sabi ko dun sa taga Palawan, after nating ayos lahat ay update ko siya. So bukas na to, bukas na to ipapaship ng umaga para sure ayusin muna natin ngayon. So yan, dyan natin lalagyan mga kaduit ng ano yan, bracket, and then i-welding natin dito tapos puputasan natin ng dalawa rito. Ngayon tatanggalin natin to, gagrinder na natin tapos tatanggalin natin yung tanke and then pipinturahan na natin to para matapos na tayo. Habang naghintay tayo welding rod, pipinturahan muna natin tong chassis. So ayun na mga kapatid, natanggal na natin. Ito na mga kaduit, natapos na tayong maglagay ng bracket. Ayusin na lang natin ang ground dito. Tapos bubutasan na natin dito ng dalawa para malagyan natin ang screw. Wala pa tayong flathead screw. So M5, nakakita ko ng dalawang stainless na M5. So ito na muna ilalagay natin. So pero next time ang ilalagay natin M4 na flathead. So bibili pa lang tayo.
So sa ngayon dito sa unit nito, ito naman ay stainless. Ang gagawin natin ay M5 ang ilalagay natin. So butasan na muna natin. So ito na mga kapatid, butasan na natin. Ayan. Ang ating ilalagay ay tatapingan natin yan ng M5. So tapingan natin yung M5 yan. Tapos ang ilalagay natin ay stainless. Ito M5 na stainless. Wala pa kasi tayong flathead eh. Ito na lang yung ilalagay natin. Okay, yan na mga kapit. Para hindi na tayo maglagay ng nut. Ito na, nakatapping na siya dyan. Okay, yan ang magiging ano niya mga kapit. Pwesto, and then magbubutas ulit tayo na siya dito. So ayan na mga kapatid, nakatapos na tayong magbutas at tatapingan na ulit natin yung isa. Sa ganitong paraan mga kaduit, mas madali ang trabaho natin dahil hindi na tayo maglalagay pa ng nut. Kung mayroon pa yung nut, mas hassle pa nating tanggalin. So yan, okay na oh. Nice. Yan, ano na lang natin to, gagrind na lang natin ng ayos and then pipinturahan na natin, tapos na tayo. Okay? So removable tank na siya ngayon, diba? Tapos sentro-sentro pa yan mga kapit. Ano, sentro-sentro pa yan dyan. Diba? So, okay na okay. At magana na tayo, magpipintura naman tayo. Kahit pa paano mga kapit eh, malaking tulong sa atin itong nabili natin na topping bit. So, bumili tayo ito. Mura lang ito mga kapit. 600 pesos lang yata isang set nito. Ayan. M6, pinakamababa niya M6 pero nakahingi tayo ng M5 kay sa ating ano, tropa. Kaya meron tayong ginamit. Ang ginamit natin dito ay M5. So next time ang gagamitin na natin ay flathead screw, hindi na ganitong nakauklaw. Yung ganito. Ayan. Kung makakabili tayo mamaya pag sundo natin, papalitan natin ito ng flathead. I-chamfer na natin para mas maganda. Ito kasi labas eh. Yan labas. So unlike nito, nakalubog to eh pagka naka-chamfer.
Ayan o, pansinin mo mga katuwito. Pagka chinyamper pa natin ng medyo malalim yan, nakapantayan dito sa surface ng material. So, unlike nito, nakalabas. So, bibili tayo nito mamaya ng mga ganito. Para meron tayong gamitin sa mga susunod natin project. So, for the meantime, ito lang muna stainless ilalagay natin. So, ito na mga katuwito, naklinin natin at pipinturahan na natin ulit para matapos na to. At mamaya, i-assemble natin. So, pinturahan mo natin ano, isang patong at mayroon tayong customer dito. Inmax siya, mag-ano tayo, linis tayo ng CBT. CBT clean tayo ng inmax. So, pinapalamig lang natin kaya pipinturahan mo na natin ito habang pinapalamig. Pero bago natin pinturahan, mag-leak test muna tayo sa tangke. Gamit natin ay krudo. Leak test tayo. Ito, leak test din natin. So, yan na mga katuwit. Puno yung tangke natin. Tapos, umapo na rito yung krudo. Malala natin kung may leak dito sa pipe. At dito sa ating tangke. Ayun. So yun, dito mga kaduwit, meron. Ito yung sinasabi natin eh. O yan. Maliit. So dito mga kaduwit, may leak na konti sa taas. Sa taas na siya, hindi sa baba. So ayan oh. Ayan. So ispatan lang natin 'yan para mawala. Tapos dito naman wala na. Okay, wala naman siyang leak diyan. So wala naman mga kaduwit, walang leak dito. Okay na yan. Balik na natin at ispatan natin ng konti itong ano, itong may leak.
ito na mga kaduit yung ating pour ship out sa Palawan. So tapos na ito. Removable tank na ito mga kaduit as per request ng ating buyer. So ayan, nakatap na rin yan dito. Wala nang nut yan mga kaduit, ititread na lang natin yan dyan. Yeah. Okay, so abangan nyo lang po yung ating final assembly nito at yung packaging. Maraming salamat po sa inyong patuloy suporta at panonood sa ating mga video. God bless po sa inyong lahat. Alis kasi tayo kaya hindi natin natapos. And then may mga customer tayong sumingit kaya hindi natin siya natapos ngayon. Bukas na lang umaga. God bless po.